Purihin po natin ang Diyos, mga kapatid, sa napakaganda po minsay po sa awit. Maaari po ba na sasabihin po natin, amen, mga kapatid? Amen. Armia Voices. Napakaganda po na kanilang mga tinig na sila po ay sanay na umawit. At pwede na rin po sila mag-concert sa aking pong distrito. Ako po ay na-assign sa Southern Quezon 3 District. Ang hawak ko po ay tatlong bayan. Ang Kalawag, Ginyalan, at ang Tagkawayan. Kaya, membro ko po ang opisyales sa distrito, si Elder Boyet Borse. Elder Boyet Borse. Kaya purihin po natin ang Diyos, mga kapatid, sa inyo pong tema na pamilyang masaya sa gawain sama-sama. Napakaganda po na ang buong pamilya ay sama-sama para po sa kanyang banal na gawain. Pwede rin po na individual, pero pinakamabuti na ang magpamilya ay magkakasama-sama. In fact, meron lamang pong mga sikreto na ang bawat pamilya ay magiging masaya. Unang sikreto po ay dapat ang isang pamilya ay nagpasakop sa Diyos. Ibig sabihin na ang tatay ay Seventh-day Adventist, ang nanay po ay Seventh-day Adventist, at pati na rin po ang mga anak ay Seventh-day Adventist. Sila po ay nagpasakop sa Diyos na sila po ay dedicated para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay pamilyang masaya. Pangalawang sikreto po ay ang pamilya na mapanalanginip na lagi pong nananalangin sa Diyos, na kung saan ay sila po ay merong activity na gagawin, sila po ay mananalangin sa Diyos, na sila po ay gagamitin lamang ng Diyos para po makabuo ng care group, na sila po ay gagamitin ng Diyos na ang Ebanghelyo ng Diyos ay mapaparating sa mga tao na hindi pa po nakakaalam ng Ebanghelyo. At alam niyo po ba, mga kapatid, yung nabanggit po ni Pastor Dave kanina, hindi po yun mangyayari kung hindi po dahil sa panalangin. Yan po ang napakaganda at epektibo na bubuo ng isang care group na sama-sama na mananalangin. Mananalangin sa Diyos. At mamaya kapag okay na po ang presentation, eh, meron po akong ipapakita po sa inyo na larawan na meron po mga apat na pamilya na kami po ay nananalangin sa Diyos na ang aming pong layunin ay papasukin yung mga unentered na mga territory. At ang aming layunin din po ay yung mga iglesia na matagal na po na patay. Ibig sabihin na wala na pong pagsamba na ginagawa, ay bubuhayin sa tulong ng ating Panginoon. Mamaya ay makikita po natin. Yun po mga pictures na yun ay sa Occidental Mindoro pa po yun, mga kapatid. Na gagawin ko po ng halimbawa na napakaganda na ang bawat pamilya ay sama-sama sa gawain ng ating Panginoon. Na kapag ang isang pamilya ay sama-sama sa gawain ng ating Panginoon, ay lalo pang magiging masigla na
pagbabalik ni Jesus. Meron naman po dalawang talata na ito rin po ay kasama sa isang masayang pamilya o pamilyang masaya sa gawain sama-sama. Number one, sa Colossians 3, versikulo 23. Anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Na ang pamilya nito ay meron pong prinsipyo na do it for God o do it for the Lord. Na kung saan ang pamilya nito ay dedicated, bumuo ng isang care group o mag-invite ng mga pamilya na kung saan ay mga care friends. Gagawin mo nila ito dahil hindi sa kanilang sarili, hindi po sa report, kung hindi po ito po ay gagawin natin para sa Diyos at hindi po sa tao. Do it for the Lord. Colossians 3, verse 23. Do it for the Lord. Marami po kami mga karanasan ng aking pamilya na panahon ng pandemic, kami po ay nagdestino po sa North Occidental Mindoro District. Ang hawak po ay apat na bayan, malalayo. Simula po sa Abra de Ilo, papasok naman po sa Paluan, papasok po sa Mamburao at hanggang doon po sa Santa Cruz. Apat na bayan. Kami po ay nanalangin sa Diyos dahil ang sabi po ng mga kapatid na pastor, meron po tayong dadalangin na isang simbahan na kung saan ay 20 years na na patay. Wala na pong ginagawang pagsamba po doon. Imagine niyo po yun mga kapatid, 20 years. Yung Abra de Ilo bayan, may simbahan po tayo doon na patay at ang nangyari po ay wala lang pong pagsamba na ginagawa. Ang naroon po sa loob ng maliit na simbahan po natin doon ay mga kambing. Mga kambing. At hindi lang po yun. Sa tapat ng pintuan ng ating simbahan ay meron pong nakagarahe po doon na tricycle. Napakalungkot. At sa tulong po ng Panginoon, meron po kaming kasama na mga elders ng Almeda, Seventh-day Adventist Church, dalawang pamilya, at meron pang isa sa Mamburao, sa pamilya, apat na pamilya. Kami po ay nagdalaw po doon, at kami po ay nangaral, at sa tulong po ng Panginoon, ay nabuhay muli ang simbahan po natin doon po sa Abra de Ilo bayan at nagpapatuloy ang kanilang pagsamba hanggang ngayon. Ang point ko po mga kapatid na meron po tayong prinsipyo na do it for the Lord. Gagawin po natin ito hindi po para sa ating sarili, kung hindi po para sa Diyos, na tayo lamang ay gagamitin ng Diyos na bilang mga instrumento na ang mga kapatid po natin sa pananampalataya na naglamig ay muling mag-aapoy sa kanilang pananampalataya at babalik sa pagtatapat sa Diyos. Do it for the Lord. Ayan, nakikita ko po ang Mountain View District ay marami po mga pamilya na pwede po na sa taong ito ay magpapagamit po tayo sa gawain ng Diyos. Tandaan po natin na kapag tayo po ay nasa gawain ng Diyos, mararanasan po natin ang tunay na kaligayahan.
mainit at malamig, maligamgam, ano po ang sabi? Isusuka siya ng Diyos. Kaya, yan po mga kapatid, do it for the Lord. Okay, do it for the Lord. Ang ikalawa po ay ito. Ito po ang prinsipyo. Ikalawa. Ang una ay do it for the Lord. Habang nag-intend po tayo sa mga presentation, Unang Korinto, Kapitulo 15, Versikulo 58. Tingnan niyo po, napakaganda ng talata nito. Ang sabi po ng Biblia, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kapuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kapag tayo po pala ay sumusuporta sa gawain po ng Diyos, kapag tayo po ay makibahagi sa gawain po ng Diyos, hindi po yan magiging walang kabuluhan sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay nasa langit, nakikita po tayo ng Diyos na tayo po ay masaya na sumusuporta, gumagawa sa Kanya pong banal na gawain. Kaya yan po, mga kapatid, larawan. Okay. Yan. Okay. Alam niyo po, simula po sa Baclaran Church, mayroon po tayong church sa Baclaran, ay kami po ay lalakad ng mga 2 oras papunta po dito sa church natin. Ako na po kung pagtingin sa church na ito ay talagang napaganong din po ako. Dahil bakit ganito ng church na ito? Sabi ni, dahil po pala sa bagyo. Ito po ay 15 years na wala na pong sumasamba. 15 years. Wala na pong sumasamba. Pinabayaan at hindi na po nadadalaw. Nakakalungkot. At alam niyo po, kami po ay nanalangin at meron po akong isinama na pamilya. Yan po ang grupo po namin. Meron pa po mga asama po dito sa likod. Lakad po kami hanggang dun sa dulo. Yan po ay sa Buao, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. At 10 gabi po kami doon na nangangaral. Meron pong pagtuturo sa mga bata, meron din po sa mga matatanda, meron din pong litura sa mga kalusugan. At yan po ang nangyari. Marami pong nagiginig. At alam niyo po, tuwa-tuwa po ang mga katutubo po natin doon. At nakita ko po na ang mga katutubo po doon ay dala po nila ang kanya-kanya po nila mga pamilya. Siguro, sa isip ko lang po na gusto po ng tatay na ang kanyang asawa ay makakarinig ng mabuting balita. Gusto po ng tatay na ang kanyang mga anak ay makakarinig din po ng mabuting balita. Tingnan niyo po yun, masayang pamilya na ang aking mga kasama din po ay kahit na kami po ay laging nag-hiking, exercise, ay masaya din po kami na dadalaw sa Buao para ang mga tao po doon ay makakarating ng mabuting balita. Sila po ay magsisisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan at sila po ay magbabalik loob sa Diyos. Kaya to make the story short, 28 ang nagpasakop sa Diyos. At hanggang ngayon po, mga kapatid, ang iglesia nito ay buhay na inalagaan po ni Brother Galavio. Siya po ang nataalaga po doon dahil siya rin po ay masaya na
nabuhay ang iglesia nito. At sabi po ng nakadistino po doon na district pastor ay dahan-dahan na po sila nagbayanihan para yung kanilang iglesia na tabingi ay magiging matuwid at ang mga sumasamba sa Diyos ay patuloy sa kanilang pagsamba at pagtatapat hanggang sa dumating si Jesus Kristo. Ang pangalawa naman po, maganda rin po na magdistino po sa mga bundok, sa mga katutubo, na kung saan ay feel na feel po nila mga kapatid yung kanilang pagsamba sa Diyos na kahit sila po ay nasa ilalim ng talisay, walang problema. Sila rin po ay magkakasama-sama ng mga pamilya na sumasamba sa Diyos kahit sa ilalim ng talisay. Tingnan niyo po. Yan. Walang problema. Ayon po sa isang matandang katutubo, Pastor, hindi importante ang gusali. Ang pinaka-importante ay ang ating relasyon sa Diyos. At talaga, napasabi po ako na, wow, ang sigla ng matandang ito. Hindi importante ang gusali. Ang importante po ay ang ating relasyon sa Diyos. Ang gusali lamang po, yan po ay temporary lamang. Ang pinakamahalaga, yung ating relasyon sa Diyos na tayo po ay mananatiling masaya sa ating paglilingkod sa Kanya habang naghihintay po tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo. Yan po. At ang mabuting balita, ngayon po ay naghahanap na po ng lupa para mapapatayuan na po sila ng simbahan. Ang nabinyagan po that time ay 19 sa tulong ng Panginoon. Ang unang prinsipyo po, Colossians 3 verse 23, do it for the Lord. Gagawin po natin ito, tayo po ay mag-isangkot sa panawagan ng ating iglesia. Tayo po ay tutulong sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito po ay gagawin po natin, dahil mahal po natin ang Diyos na ang mga mabubuting mga gawa, ito po ay sa kaluluwalhati ng Diyos at hindi po sa ating sarili. Ano po ba ang sabi ng 1 Corinthians 10 verse 31? Kung kayo'y nagsisinuman, kung kayo'y nagsisikayman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga po, Colossians 3 verse 23, do it for the Lord. At yung ikalawa po, 1 Corinthians 15 verse 58, na hindi po magiging walang kabuluhan ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. Kaya yan po mga kapatid, marami pa po mga larawan, pakaabuti naman po tayo ng alauna. Kaya yan lang po ang ilan ng mga halimbawa na kung saan ang pamilya masaya sa gawain sama-sama. Ah, matrain na po ito si Bunso para sa gawain ng Diyos. Matrain na po itong aking mga anak para sa gawain ng Diyos. Para kung sila po ay lumaki na, magkaroon na po sila ng kanya-kanya nila mga pamilya, ay yun rin po ang kanilang gagawin sa magiging mga anak po nila na makibahagi sa gawain ng Diyos. Dahil ang tunay na kaligayahan ay hindi masusumpungan sa kayamanan kung hindi po sa gawain ng Diyos. Napakaganda ng inyo po theme. Pamilyang masaya sa gawain sama-sama at merong reward. Merong reward po, mga kapatid. Kaya yan po ang pag-aaralan po natin na tayo po ay magpapagal po ngayon dahil mahal po natin ang Diyos. At ang binasa po ng ating kapatid po kanina,
si Brother Gilbert Dayo. Ito po. Yan, reward. Revelation 22 verse 12. Yan po ang kanyang binasa ni Brother Dayo. Narito, ako'y madaling pumapalito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang gantimpala ay pagkakaloob ni Jesus sa kanya pong ikalawang pagdating ay individual. Individual. Hindi po na ito ay napakabait na iglesia, ito ang kanilang gantimpala. Hindi po korporasyon ang gantimpala na ipagkakaloob ni Jesus sa mga taong maliligtas. Ito po ang aking pong napansin sa talatang ito. Reward. Ang kahulugan po ay something that is given in return for good or evil done or received or that is offered or given for some service or attainment. At ang Greek word po ng reward ayon po sa Apokalipsis 22 versikulo 12 ay mistos. Ano po ibig sabihin ng mistos? Used of the fruit naturally resulting from toils and endeavors in both senses, rewards and punishments. Yung mga matuwid ay meron pong reward, meron pong gantimpala. Sa mga masama ay meron rin pong reward, meron rin pong gantimpala na kanilang matatanggap. At ngayon ay pag-aaralan po natin ang mga reward na matatanggap sa mga matuwid. Yung mga tao na nagpasakop kay Jesus, yung mga tao na sila po ay nagtatapat kay Jesus, yung mga tao na tinanggap po nila sa Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas ay meron po reward. Yung pamilya na sama-sama na tumutulong o gumagawa sa gawain po ng Diyos ay meron pong reward. Mamaya malalaman niyo po natin ang reward ng mga masasama. Kaya pag-aaralan po natin ang mga reward sa mga masama at sa mga matuwid para pantay. Okay? Alam niyo po ba mga kapatid na balang araw, ito po ang mangyayari sa ating balang araw sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Pagbubukod-bukodin ang mga tao. Mateo 25, versikulo 31 hanggang 34. Versikulo 31, datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalamalatian, nakasama ang lahat ng mga anghel, kung makagayoy lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Kung babasahin po natin ang Hebreo 9, versikulo 28, na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus, ito po ay sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ang unang pagpalito ng ating Panginoon Jesus ay ginawa niya po ang kanyang misyon. Siya po ay nangaral, nagturo at nagpagaling sa mga may sakit. At sa Lucas 19, versikulo 10, for the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Hanggang siya po ay nabayubay doon sa krus para kayo at ako ay matubos sa ating mga kasalanan. Kaya sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay ito po ang mangyayari. Sa verse 32, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Alam niyo po mga kapatid, ang mga tupa, ito po ay sumisimbolo sa mga matuwid. Ang mga kambing, ito naman po ay sumisimbolo sa mga masama.
Ano po ang mangyayari sa mga tupa na ito po ay nasa kanyang kanan? At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Kaya ito po kanan ay mga tupa. Ang ilan ay natutulog. Okay lang po yan, may mga tupa na natutulog. Sa kaliwa naman po ay mga kambing. Ganun din po, meron din po natutulog konti ng mga kambing. Okay, yan po mangyayari mga kapatid. At dito po, pagbubukod sa atin ni Jesus, ay hindi po sasabihin ni Jesus, ikaw mayaman ka, dito ka sa kanan. Ah, ikaw mahirap ka, dito ka sa kaliwa. Hindi po ganun. Hindi po ganun mga kapatid. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ikaw ay mapapabilang sa kanan. Ang Diyos rin po ang nakakaalam kung ikaw ay mapapabilang sa kaliwa. Hindi po si Pastor Aguirre ang nakakaalam. Hindi rin po si Pastor Villaruel ang nakakaalam. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sa pagdating ni Jesucristo, tayo po ay mapapabilang sa kanan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya, sa verse 34, ito na po yung mangyayari na nasa kanan. Kung magkagayoy sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhang ng itatag ang sanglibutan. Mateo 25, versikulo 34. Ang mga nasa kanan ay magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, lalo na po sa mga tatay, sa mga nanay, ay sisikapin po natin na ang kanya-kanya po natin mga anak ay tayo po ay magkakasama-sama na mapapabilang sa kanan, na tayo po bawat pamilya, bawat lahi, bawat bansa, yung bawat pamilya ay magsisipagmana ng kaharian po ng Diyos. Amen po mga mga kapatid. Kahit na hindi po tayo mayaman dito po sa mundong ito, kahit na hindi po napakalaki ng ating bahay, wala po tayong maraming mga sasakyan, wala po tayong pera na naipon po sa bangko, ay okay lang po yun. Okay lang po yun, pareho na po tayo. Ganun rin po kami. Okay lang po yun. Basta sisiguraduhin po natin ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pagtatapat sa Diyos, ang ating paglilingkod sa Diyos, sisiguraduhin po natin na yun po ay ginagawa natin araw-araw. At sisiguraduhin din po natin na tayo po sa pagdating ni Jesucristo ay mapapabilang po tayo sa kanan, magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Basta konti na po yung amen. Marami na po natulog. Ha? Pakisikusi ko po yung nasa tabi niyo po. Dahil malapit na po tayo magtatapos. Yan po ang reward sa mga tupa na nasa kanan. Ano naman po ang mga kambing na nasa kaliwa? Sa verse 41, ang sabi po, nang makagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kanyang kaliwa, magselyo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, mapapasapoy na walang hanggan ay ihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang nasa kanan, magsisipagmana ng kaharian po ng Diyos. Ang mga nasa kaliwa naman ay hindi magsisipagmana ng kaharian po ng Diyos.
Kaya mga kapatid, sana ang ultimate goal po ng bawat pamilya ay mananatiling buo hanggang sa dumating si Jesus. Ang ultimate goal ng bawat pamilya, tayo po ay makisangkot sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Na ang ating ultimate goal din po ay akayin natin i-membro sa care group ang pamilyang ito upang malalaman nila ang pag-ibig ng Diyos, na sila po ay makakaalam ng Ebanghelyo ng Diyos, at balang araw sila po ay magpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo upang sa pagdating ng Jesucristo sila po ay makakasama natin na mapapabilang po sa kanan at hindi po sa kaliwa. Sa ating po pag-aaral, magkaroon lamang, magkakaroon ng dalawang grupo pagdating ni Jesus. Sino ang magmamana ng kaharian po ng Diyos? Sino naman ang hindi? Number one, first group, magmamana. Apokalipsis 21, versikulo 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Sana tayo po ay magtatagumpay sa anumang mga pagsubok, mga paghihirap, mga pag-uusig, mga problema. Tayo po ay magtatagumpay na lagi po natin iisipin, mga kapatid, na kasama po natin ang Diyos. Tayo po ay hahawak na mahigpit sa kamay ng ating Panginoong Jesus upang tayo po ay magtatagumpay. At ang sabi pa po ng talata, Apokalipsis 14, versikulo 12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang ikalawang grupo, di magmamana. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapit at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagtiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Apokalipsis 21, versikulo 8. Kaya sa ating theme po, mga kapatid, pamilyang masaya sa gawain sama-sama, na ini-encourage ko po at tinatawagan ko po ang bawat pamilya sa distrito pong ito ng Mountain View District ay sama-sama po tayo para sa gawain ng ating Panginoong Diyos, na akayin din po natin ang bawat pamilya na nasa labas na hindi pa po nakakaalam ng katotohanan, yung mga pamilya na nasa kadiliman, na tayo po ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang banal na gawain, na sa tulong ng banal na Espiritu ang pamilya nito na nasa kadiliman ay tutungo sa kagilagilalas ng kanibagatan. Katulad po sa aking introduction kanina, na ang iglesyang buaw ay nabuhay at marami na rin po mga pamilya na sumasamba sa Diyos hanggang ngayon. At yung mga kapatid po natin ay nag-akay ng pamilya doon po sa Iksuso, Barangay Iksuso, na kung saan ay nag-akay ng pamilya at sila po ay sama-sama na sumasamba sa Diyos sa tuwing araw po ng Merkules, Biyernes at Sabado, na sila po ay sumasamba sa Diyos hanggang sa panahon po natin ngayon.
Maganda po kasi ang isang pamilya na makisangkot sa gawain po ng Diyos dahil kapag babae ang kausap, nariyan si nanay. Kapag lalaki naman po ang kausap, nariyan si tatay. Kapag meron naman po mga bata, mga anak, yung isang pamilya na yon ay nariyan din po ang inyo po mga anak na aakay sa mga batang ito na makikinig ng ginagawa po na branch Sabbath school or vacation Bible experience. Kaya maganda po na bawat pamilya. Yun po yung lecture po ni Dr. Gavin. Noong January 7 po, doon po sa pavilion sa SCLC. Family to family. Dahil naroon na po lahat. Women, naroon po yung asawang babae. Elder, naroon po yung asawang lalaki. Children, naroon naman po mga bata, mga anak. Kaya sama-sama, complete package kapag tayo po ay dadayo sa isang lugar na tayo po ay magpapagamit sa gawain ng Diyos na hindi po tayo matatakot dahil alam po natin na kasama po natin ang Diyos at alam po natin na mag-iikayat sa kanila ay ang banal na Espiritu at hindi po tayo. Kaya mga kapatid, may dalawang grupo lamang ng tao pagdating ni Jesus. Kung saan grupo tayo mapapapunta ay nakadepende sa ating pagpili at desisyong ginagawa ngayon. Tayo po ay nagtagumpay sa araw ng Sabat na ito dahil tayo po ay naririto sa iglesia nito upang purihin at sambahin natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay naririto sa iglesia nito dahil tayo po lahat ay makikinig ng mensahe po ng Diyos para sa ating lahat. Ako lamang ay instrumento na gagamitin ng Diyos para po sa kanyang banal na mensahe. Ang mensahe nito ay para sa ating lahat. Para sa bawat pamilya, pati na rin po sa aking pamilya. At tandaan po natin na huwag po natin hayaan na magtatagumpay ang Diablo sa atin, na wawasakin ang bawat pamilya. Marami na po ngayon nakakalungkot na ang pamilya po nila ay wasak sila dahil hindi po sila nagtagumpay, dahil binasa po ito ng Diablo. Huwag po natin hayaan na tayo po ay sama-sama na mananalangin. Tayo po ay sama-sama na magbabasa ng Biblia. Tayo po ay sama-sama sa gawain po ng Diyos upang mananatiling buo ang ating pamilya. Tapos na po ang ating introduction, Pastor. Magpapatuloy pa po ako. Malapit na po tayo mga kapatid. Pag-aaralan po natin, what are the rewards for the righteous people? Kung kayo po ngayon ay inuusin, magpapatuloy po kayo mga kapatid. Kung kayo po ngayon ay merong karamdaman o sakit pa, magpapatuloy ka kapatid. Kung kayo po ngayon ay nakakaranas ng mga problema o mga pagsubok man, magpapatuloy ka mga kapatid. Dahil tandaan po natin ang Apokalipsis 22, versikulo 12, na merong dalang gantimpala ang ating tagapagligtas na si Jesus Cristo. Kung hindi po kayo magpapatuloy, hindi po natin matatanggap ang mga gantimpalang ito. Pero, kung tayong lahat, ang bawat isa po sa atin, ang bawat pamilya, ay magpapatuloy. Yung meron po tayong motto na no retreat, no surrender. Meron po tayong prinsipyo na never give up. Magpapatuloy po tayo mga kapatid at matatanggap po natin ang mga gantimpala na ipagkakaloob ni Jesus sa mga taong maliligtas. Number one na gantimpala.
salvation. Tandaan po natin yung mistos, yung reward, yung gantipala sa Apokalipsis 22, versikulo 12, ang sa mga masama, hindi magsisipagmana, nagkaharian po ng Diyos, sila po ay susunugin sa dagat-dagatang apoy at asupre. Sa mga matuwid, ito na po yung mga gantipala. Salvation. Ayon po sa Apokalipsis 19, versikulo 1, pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gayong isang malaking tinig na ang isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia! Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Mga minamahal ko po mga kapatid sa distritong ito, tayo lamang ay nakatutok kay Jesus. Wala na po iba. Dahil kung kayo po ay nakatutok sa inyong pong kapatid sa pananampalataya, na wala na po ang inyong focus sa ating Panginoong Yesus, kayo po ay lulubog katulad ni Pedro. Si Pedro po ay masayang-masaya na nakalakad sa gitna ng dagat, nakatutok sa ating Panginoong Yesus. At alam niyo ba na si Pedro ay lumingon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga kasama? Ang nangyari kay Pedro ay dahan-dahan na lumulubog. Kung gusto po natin na tayo po ay maliligtas, tutok lamang po tayo kay Jesus. Huwag po kayong tututok sa amin na mga pastors, dahil kami rin po ay meron mga kapintasan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay mga pastor, kami po ay banal, sakdal, walang kapintasan. Hindi po. Kami po ay tao lamang na meron pong mga kapintasan. Kami po ay sinisikap na tututok lamang kami kay Jesus upang kami po ay maliligtas. At kayo rin po, mga kapatid, ay nakatutok lamang kay Jesus para tayong lahat ay maliligtas sa pagdating ni Jesus. Kaya, mga kapatid, yun po yung una, salvation. Kaya, dito na po tayo sa ikalawa. Nalubat na po ang laptop. Siguro natakot po sa aking boses. Kaya dito na po tayo sa ikalawa, mga kapatid. Ang una po ay salvation. Ang ikalawa po ay immortality. Immortality. Ang sabi po ng talata, 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Isa po yan na gantimpala na ibibigay ni Jesus sa mga taong maliligtas. Ang una po ay salvation, kaligtasan. Ang ikalawa po ay immortality. Hindi na po tayo mamamatay. Ibabalik ni Jesus ang original po nating kalalagayan, katulad ni Adan at ni Eva noong sila ay hindi pa nagkasala. Ang sabi po ng talata na ito may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at ito may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. At napakaganda kapag tayo po ay naroon na sa bagong langit at bagong lupa, sa bayang banal na Jerusalem, ay yun na po ang ating mananasan. Katulad nila Adan at ni Eva, na sila po ay perfect
Sila po ay walang kamatayan noong sila ay hindi pa nagkasala. Ang nangyari po nang nagkasala ang unang nating mga magulang, pumasok ang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ito po ang ikalawa. Ang ikatlo po ay tininyo. 1,000 years na grand vacation na kasama sa Jesus. Ang sabi po sa Apokalipsis 20, versikulo 6, mapalad at banal ang mga lakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng kalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gahaling kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Napakaganda na reward. Ang gagawin lamang po natin, pamilyang masaya sa gawain sama-sama. Dahil si tatay, si nanay at mga anak ay makakatanggap rin po ng mga gantimpala na ibibigay ni Jesus sa bawat pamilya. Sa bawat tao na maliligtas, ibibigay ni Jesus ang mga gantimpalang ito. Kaya mga kapatid, magtapat lamang tayo kay Jesus. Tayo po ay magiging busy, abala sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay mananatili na mapapabilang sa kanan at hindi po sa kaliwa. Dahil ang mga nasa kanan ay magsisipagbana ng buhay na walang hanggan at ng kaharian ng Diyos. Una, salvation. Ang ikalawa, immortality. Ang ikatlo po ay milenyo. Ang ikaapat, mansyon. Mansyon. Sino po sa atin ang gusto pong maninirahan sa mansyon? Taas po ang kamay. Kakaunti lang po mga kapatid. Gisingin nyo na po yung iba na natutulog na sasabihin po natin, kapatid, gusto ko po na makakasama ka na tayo po ay maninirahan sa mansyon ni Jesus. Sino po sa atin ang gusto mong maninirahan sa mansyon? Taas mo kamay. Okay, amen po. At sabi po ng talata, Juan 14, versikulo 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi kayo ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ka. Ipaghanda ko kayo ng dako kalalagyan. Kaya sa ating po pag-aaral, mistos sa Apokalipsis 22, versikulo 12, na mga gantimpala na ibibigay ni Jesus sa mga tao maliligtas, ang una po ay salvation. Ang ikalawa po ay immortality. Hindi na po tayo mamamatay. Ang ikatlo po ay ano ba yung tatlo po? Milenyo. 1,000 years na tayo po ay magbabakasyon na kasama sa Jesus. Kasama ng ating bawat pamilya, bawat mananampalataya na maliligtas sa pagdating ni Jesus. At ang ikaapat ay mansyon. Ang panawagan sa bawat isa sa atin. Mahal po ba natin si Jesus? Kung mahal po natin si Jesus, mahal po ba na kayo po ay tumayo? At mas maganda na kasama niyo po ang inyong pong mahal na asawa, ang inyong pong mga anak, kayo po ay maghahawakan ang inyong pong mga kamay, na kung saan ay ito po ay sumisimbolo na ang aking pamilya ay gusto mo po na sila rin po ay makakatanggap ng gantimpala na ibibigay ni Jesus sa mga taong maliligtas. Ang Diyos po ay natutuwa na tayo pong lahat ay nakatayo sa kanya pong harapan ngayon. Na tayo po ay magkakaroon ng special na prayer. Tandaan po natin ang pamilyang masaya sa gawain sama-sama.
na tayo po ay magpapanalig sa Diyos na marami pa pong mga pamilya na nasa kadiliman ay makakaalam ng katotohanan at sila po ay tutungo sa kagilaginanas na kalimanan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mahal po namin, Panginoon, na nasa manangin. Maraming salamat po sa mensahe na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Inaamin din po namin na hindi po perfect ang kanya-kanya po namin, mga pamilya. Kami pong lahat ay hindi perfect. Marami po kaming nagawang mga kasalanan sa inyo pong harapan. Marami po kaming mga pagkukulang sa inyo pong harapan. Pero sa oras pong ito, kami po ay masaya na tumayo sa inyo pong harapan. Kami po ay masaya na gagamitin nyo para po sa inyo pong banal na gawain. Narito po ang kanya-kanya po namin mga asawa at mga anak. Gusto din po namin na sila po ay kasama namin. Kami pong pamilya, ang bawat pamilya na naririto po ngayon ay gagamitin nyo para po sa inyo pong banal na gawain. Naaangay po kami ng pamilya na nasa kadiliman upang sila po ay makakaalam ng Ebanghelyo ng Diyos at sila po ay tutungo sa kagilaginanas ng kaliwanagan. Basbasan niyo po ang bawat isa sa amin. Bendisyonan niyo po ang bawat isa. At inihiling ko po na ang bawat pamilya na naririto ay hindi po magtatagumpay ang dyablo na wawasakin ito. Bagkos ang bawat pamilya na naririto ay masaya-masaya na magsisipagmana ng kaharian po ng Diyos at ng buhay na walang hanggan. Na kaming lahat ay mapapabilang sa kanan na makakatanggap ng mga gantimpala mula po kay Jesus at hindi po kami mapapabilang sa kaliwa. Na susunugin sa tagat-dagat ang apoy at asorte. Maraming salamat sa basbas at bendisyon na ibubuhos niyo po sa bawat isa sa amin. Sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.